Magandang gabi po. Nandito naman po tayo sa Bon's Cooking Vlog. Ngayon po, part 6 na po siya. Ang lulutuin po natin ngayon ay... Paksiw! Ito po ang mga ingredients natin ngayon. Meron po tayong asin, asukal, suka, bawang, sibuyas, paminta, laurel. Ito po yung laurel. Yung meron po siyang tangkay. Masarap yun. Meron tayong baboy. Meron tayong pechay. Meron tayong patatas. Ang gagawin po natin ngayon, bago po natin pakulan yung kalan, lalagay muna natin lahat ng mga ingredients. Yan, ito po. Lagay lang po natin to. Wait lang po. Kasi... one hand cooking tayo. Unahin na po natin yung paminta. Ayan. Hindi pa po siya pinapakuluan ha. Mamaya sasabihin ko sa inyo ang rason kung bakit. Tingnan. Sibuyas lahat. Ayan. Ito. Ayan. Dito natin yun. Asin. Yung tama lang po. Asukal. Huwag niyo muna po ubusin para titikman pa natin siya. Tsaka itong suka. Yan. Ang gagawin po natin ngayon, halu-halian muna natin. Ganyan. Hanggang sa mawala yung asukal. Yan. Ikot-ikotin niyo lang po. Yung sa mga mix up na ingredients. Yan po. Mukha na kamix na po siya. At yung gagawin natin ay tikman muna natin. Okay. Kulang pa po ng yun to. Dapat po kasi malasahan nyo na agad. Kasi pag kulang yung hindi siya nag-mix ganito pa lang. Pag napakuloan niyo na po siya, mayroon po siya habulin. Yan. One hand cooking po tayo ha. Tsaka wala po tayong recipe. Wala tayong measurement kung ilan, kung gaano karami ang ilalagay natin, kung ano kailangan gawin. Taste buds lang po ang punan natin pang lasang Pinoy. Kumbaga. Medyo kulang siya sa asin. Kaya ang gagawin ko, kukuha ko ng asin. Ito po. Yan. Actually, wala po talaga akong measurement. Kaya, pasensya na po. Magbawasi talaga po sa dila ninyo. Lasa nito. Yan po. Diba? Tumaan ulit natin. Dapat tamang kalat at tamang asin muna. Kulang pa po itong suka ng konti. So, dalay lang po natin. Ang suka po natin ginagamit ay sukang kamalig. Rinirecommend ko pong bilhin niyo po sukang kamalig kasi masarap po talaga siya. Iba yung lasa ng paksin niyo pag suka yung ginamit niyo. Actually po, kahit anong kahit sa pansit, iba po talaga yung sukang kamalig. Masarap po talaga siya. So, ganyan lang po. Pakunti-kunti lang po. Para sa mga beginner na magluto, gusto nyo matuto, ganito muna. Tikman nyo. Diba? Medyo kulang pa yung asin niya. Dagdagan natin ng kunti lang. Kunti lang. Yan. Haluin ulit. Kasi mamaya, pag kumulo na siya, mag-iba yung lasa niya. Mag-asin yan. Dapat dito, tamang asim, alat, at tamis na natitikman nyo. Dapat natitikman nyo lahat. So, wait lang. Ito talaga po ang pagluluto ko, kaya sorry. Pero ang gagawin ko po nito, habang ko, ipapass forward ko na lang po para hindi na kayo mahirapan mamaya. Pag kumulo na siya,
Nilagay ko lang po lahat. Ito na. Basic lang po kasi to. Kailangan to sa pakstew. Ayan, diba? Okay na yun? Ayan. Diba? Nilagay ko yan. Ayan, papakulaan na po natin siya. So, ang gagawin natin, okay, wala nang gaming tayo. Ay, cooking pala, cooking. Dahil nga, naugasan ko na to, hindi ko na kailangan kamayin. Kaya ng mga ginagawa ko sa previous video. Bubuhatin ko na lang ganyan. Yan. Iulog lahat ng ingredient ng karne. Ay! Sorry po sa pagsiwa, sigaw. Mag-enjoy lang tayo. Tapos, yan na po. Antayin lang po natin yan kumulo. Okay? So, stop ko muna and pag kumulo, dahil alam niyo naman po from previous video ko kung ilang oras or minuto yung pagpapakulo, stop ko muna to at babalik po tayo pag na malapit na po siya maluto kung ilalagay ko na po itong dalawang last ingredients. Okay? Okay po sa inyo. Okay? Sige po. See you later. Bye-bye. Ay. Da. Bakit inop ko? Up! And we're back! I promise you po, napakulo ko na po siya. So, ang gagawin po natin is yung finale na lang po. Diba? At least, dire-diretso yung pag-batch nyo. Kasi po, meron akong video, yung sa sinigang video, pinakita ko na po doon yung, ano baga, yung time, kung gaano katagal mag-aantay. So, pag nagpapakulo po kayo ng pork, gano'n lang po yung katagal. Next time po, gagawa po ako ng mga about sa isda naman kasi napansin ko po, puro karne po yung linuloto ko. Okay lang po yun. Para next time naman, puro isda or puro chicken naman. Mga gano'n. Ang una nating ilalagay sa ngayon ay ang ito. Patatas. Napansin nyo, merong tubig yung patatas. Sa tingin nyo, ano yung reason kung bakit? Ano kaya? Para po hindi mag-iba yung kulay. Yun, yun lang po yung ano, reason niya. At saka kung may mga, baka may insekto pang natira or dumi, mapupunta sa tubig. Ayan po, may natirang konti. So, napunta sa tubig. So, antayin lang po natin siyang kumulo. Ganyan. Wait lang po, titikim ako eh. Gusto kong maghigop ng sabaw. Asin! I like it! Paksiyo! Ang paksiyo po talaga, maasin po. Dapat talaga siya. Ganun po. Antayin lang po natin kumulo. Ayan po. Ayan. Habang kumukulo po, tikim-tikim muna tayo ha. Tikim-tikim. Wait lang po, nakalimutan ko na magsalita. Sabay, baka okay lang naman sa inyo. Kasi umiigo po kasi ako ng sabaw. You know, ng sabaw. Sabaw is life. So, more or less, ito po kasi, ang ginawa ko nito, tinakpan ko muna siya. So, nag-antay po siguro ako mga 10 minutes after siyang kumulo. Nilagyan ko ng, pinatong ko yung takip. After 10 minutes, binalikan ko. Ayan po. Alam ko na po kung luto na siya kasi tinikman ko na po kanina. Nakalimutan ko lang pakita sa inyo. Pero, nakita niyo naman po yung sinigang video ko. Ganun din po. Same lang naman po. Gusto kong, pag tinikman niyo po ito, na parang masyado po siyang maalat or maasim. Pag masyadong maasim, dagdagan niyo po ng asukal or yung asin. Pag masyado naman pong maalat, dagdagan niyo po ng suka. Ganun lang naman po yun. Kasi minsan po,
Depende po sa tubig na ilagay natin. Depende rin po sa binili natin karne. Malay nyo po ba, bumili kayo ng karne, yung mga may tusok na tubig. Eh, pag linuto po nyo po yun, nawawala ng laman, puro na lang tubig. So, nag-uumpisa po talaga yung pagluluto sa paghanap ng ingredients. Yung sa marketing, market, bakit marketing? Wait. Pagbili po sa market. Ang sa advice ko po sa pagbibili ng mga ano, ng mga ingredients, maganda po yung ingredients galing sa yung sa wet market. Kasi yung sa mga mall po, dahil frozen siya, di nyo po napapansin, kasama na po sa kilo yung tubig. Yes nyo po yun. Kasi frozen po siya eh. Pag dinifrost mo po yun, magiging maliit pa po yun. Minsan kasi may mga taong gusto yung yung vaccine nila na medyo matamis-tamis. Tapos hindi masyadong yung maasim. Depende po yan sa panlasa nyo. Kung gusto nyo matamis-tamis, dagdagan nyo lang po ng asukal. Pero konti-konti lang po para hindi po kayo para mag-adjust talaga naman kayo ng suka. Siyempre, kung nagtitipid kayo, gusto mo sa ingredients. Oh, sorry po pala. Napasarap yung higop ko. Yan na po. Hindi ko na po para makita nyo kung ilang minutes bago maluto yung patatas. Medyo matagal po kasi maluto yung patatas. Kaya kung gusto nyo, pag tinikman nyo po ba yung karne, medyo may kunat-kunat pa siya ng konti. Hindi naman po yung gabing kunat. Konti lang. Ilagay nyo na po yung patatas para habang dumalambot yung patatas, yung karne, malambot na rin. Huling nyo na lang po itong petchay. Kasi yung petchay, hindi dapat siya mauna kasi madudurog. Pangit na tingnan sa sabaw, kung merong ang dami nilang durog na mga gulay, hindi siya masayang higupin. Excuse me po! Pasensya na po! Kung nakatagal kayo dito sa binito, pasensya po, ha? Sorry. Sorry sa aking pag-burp. Minsan po kasi, pag nag-burp ako, yan, ibig sabihin, may nakain ako niyan masarap. Ito po ang kagandaan na nagluluto ka sa bahay niyo po. Kasi yung ingredients, ikaw bahala. O, di mo na sa ibang lugar. Meron pa itong lalagyan pa nila pang palasa para balik-balikan niyo. Hindi niyo pala alam. Ini-stimulate lang yung dila niyo. Wala pa ako nilagay dyan na kahit ano, yun lang po yung nakita nyo kanina. Suka lang po, asukal, asin. Yun lang po. Kung kulang pa sa inyo yung lasa ng paminta, pwede nyo pandagdagan ng paminta. Yan. Pero sa akin, okay na to. Yan. Pero nakalimutan ko maglagay ng isang maliit na patatas dito. Kaya wala pa. Yun na lang ang tinatry ko. Tinatry ko siyang itusok. Pag natusok na nito, ganyan. Ganyan ninyo. Mahirap eh. Mahirap kasi one hand ako eh. One hand cooking kayo. Ganyan. Tutusok ko dito mismo sa kaldero. Pag hindi pa siya natutusok, ibig sabihin, hindi pa siya malambot. So, ganun yun. So, pagpapalambot ng patatas, matagal din. Hindi dapat half cook yung patatas ha. Dapat okay lang na malambot siya. Kasi pag half cook yung patatas, pwede kayo nun na maudong. Ano yung udong? Yung para baga pong sasaki yung tiyan nyo, baka magsuka pa kayo. Kasi bawal kainin ang patatas na hilaw. Pero sa kamote po, ang kamote po, kinakain ko po siya ng hilaw. Sabi nila bawal, pero hindi naman po ako na. Parang lang siyang carrots. Ewan ko kung bakit. Grabe kasi ang zodiac sign ko eh, kaya siguro yun ang reason. Mahilig sa carrots. Oh my goodness. Andiyan pa ba kayo? Thanks for watching ha. Okay lang po ha, na-appreciate ko po talaga yung panonood ng aking video.
Panag-comment, lalo pa panag-comment kayo. Gawin na rin itong interactive, itong video na to. Kasi madami pa po ako mga recipe na nasa utak ko. Kaso nga lang po, syempre, pag wala naman po nagre-request, minsan, hindi naman po ako nagluluto. Pero eto, dahil tinanong ko yung mother ko, mother, ano, gusto niyo ba ang paksiw? Sabi niya, okay. Di, ang ginawa ko, eto, pagluluto lang naman ako, binidyo ko na. Diba? As usual, one hand cooking. Eh, medyo may ano siya, parang, alam niyo na po yon, excitement or fun. Kasi, bihira po, nagluluto po ako usually. Ganyan lang, iwan ko lang ganyan. Diba, luluto ako ganyan. Iwan ko lang kung saan yung nakalagay ito. O kahit dyan, ganyan. Iwan ko ganyan. Antay ako, siguro papasok ako ng bahay. Inom muna ako ng tubig kung ano pa man gusto kong gawin. Tapos babalik ako dito. Ganun po ang usually kong pagluluto. Ganun po. Yan. Diba? Tapos dahil walang maliit, gagawin ko, kukunin ko yung malapit na sa maliit. Yung medium size. Sana ba yan? Alam ko, meron ako nakat na medium size pa. Paano eh? Hopya, sana ba yan? Ayun! Diba? Sabi na eh. Ito na yung pinakamaliit. So, titikman ko lang. Mainit. Ayun. Okay na po. Ang kalat ko yan, ha? Oh, wait lang. Mainit. Ito, ha? Dahil nakalat ko na, ha? Hindi na magaga. Malalay ko na to. Medyo nagkamali po ako sa pag-cut. Kasi usually, mga gatin yung cut, pang-pansit po siya. Pag sa pag-sew po, pwede niyo po siyang pahabain ng konti. Yung mga tangkay. Ganyan. Minsan, ang ginagawa ko, iniwalay ko po itong mga tangkay dito po sa leaves kasi mas madali itong malutong leaves kaysa dito sa tangkay ng pechay. Inuuna ko siya, tapos pag medyo nag-clear na yung kulay ng pechay, tsaka ko ilalagay itong leaves. Para hindi yung leaves, hindi naman siya masyadong, alam niyo po, yung sagi, yung parang runot na po siya. Yan na po. Yan na po tayo. Antay lang po natin maluto yung pechay. Siyempre, titikman natin. Malasa pa po yung pechay. Malalaman niyo pong hindi pa luto yung pechay kasi para pa siyang earthy flavor yung lasa. Medyo may earth flavor. Yan. Ganyan lang po. Antayin nyo lang, maluto. Minsan, kung gusto nyo po may makain kayong manghang, lagyan nyo lang po ito ng isang sili. Tapos, huwag mong hiwain yung sili, huwag mong hiwain. Buo lang, buo. Tapos, pampalasa pa po yun. At pag inano mo, yung sili mismo, pwede mo na kain kasi luto na. Yan. Masarap to i-pair kasi sa fresh na sili. Yung bagong kuha po baga, maganda po kung may tanim kayong mga sili. Kasi, masarap po yung fresh. Lalo lang po kung may tanim kayong mga, eto mga ingredients, yung pechay. Kung may backyard po kayo, madali lang po magtanim ng pechay. Itanim nyo lang. Pag kaya dilig-diligan nyo, tingnan nyo kung may kumakain ng mga insekto. Diba? Yun lang naman po. Kapit parang may, wait lang. May flying ipis. Takot ako sa flying ipis. Parang butterfly. Saan ka nakakita ng ipis na parang butterfly? Ano ba yan? May tumutulong talaga. Sorry na po. Hindi pala takot. Parang nanggigigil ako sa ipis. Sige po. Umuwi na siya. Di ba yan yung sinasabi ko po sa inyo? Pasensya niyo po. Nagbabrown na po siya. Ito, medyo
Hindi pa luto. Ba? Pero okay mo siya. Pa, yung pagkakahiwa ko lang talaga po. Mali po yung pagkakahiwa ko. Dapat, eto, pang pansit yan, pansit. Yung pang ano, pahabain niyo po yan ng mga 3 beses. Ganun po yung para dito sa paksiw. Ba? Okay na. Kahit makunat-kunat pa ng konti yung pechay, pwede niyo na i-off. Kasi, maluluto niya siya sa sarili niyang sabaw. Off. Okay. Tapos na po ha. Thank you for watching. Like, comment, subscribe. Eh, kahit ano lang gawin natin, trip-trip lang natin to eh. Mom, trip-trip tayo! Tara na! Makisali kayo sa aking trip. Thank you. Bye-bye! Uy, eh, nag-off! Alright, goodbye!